Alam nyo ba na day old pa lang ang mga sisiu, pwede nang ma-determine ang kanilang gender. Kung babae ba to o lalaki. Ang lalaki at babae niya napakadaling i-identify kasi magkaiba ng kulay. So pag magkakulay ang sisiu, sapakpak ang sexing niyan, yung pag-gender na. Sapakpak yan nalalaman. So paano to ginagawa? Ituturo ko to ngayong araw. So ngayon may padating akong batch 14 ng mga sisiu. At ito ay dominant CZ, mix ng mga lines nila pero hindi siya nasaktong 200 heads kasi medyo kakunti ang naging babae, 194 pero close. Kaya ngayon, isa-set up natin itong ating automatic brooder muna para ready na pagdating nila. So itong brooder natin na to, from our last batch, so batch 13. Pagkatapos gamitin nun, syempre after linisin, disinfect at every week, pagkatapos nila, dapat dinidisinfect ito. Nang sa ganun, talagang sure tayo na patay yung mga bacteria at viruses na nandi dito. Para naman, hindi mahirapan yung ating mga bagong sisiu na mahina pa ang resistensya lumaban sa kung ano-anong sakit na maaring manggaling sa mismong brooder natin. Okay, syempre, from this isang buo na 4x12, ihahatiin natin yan sa apat na partition na 3x4. Yan, from 12x4 na malaking brooder kanina, apat na 3x4 na. So syempre, nilalagyan natin ng plastic lining itong ating brooder para sa ganun mas matagal yung buhay. Tiyo mo, kahit pa nakabatch 13 na ako dito, maganda pa rin yung kanyang condition kasi nga hindi naman nakaka-absorb ng dumi at ihi ng manok itong brooder ko kasi nasasalo nitong ating plastic lining. Syempre, nung risal natin na bedding. So yan, yan ang tsura. 3 to go. And then syempre yung ating substitute sa chick paper, ang ating Manila paper. Okay, ilaw at heating element na lang. So, dalawa yung ating nilalagay dito. Isang 25 watts na incandescent bulb at saka heating element. Kasi syempre, hindi kaya painitan lahat ng 25 watts. Kaya mayroon tayong additional na heating element. Pero bakit hindi na lang tinaasan yung wattage nitong incandescent? Sa pagtaas kasi ng wattage ng incandescent, sa pagliwanag din ito, medyo hindi responsive ang mga sisiu sa sobrang liwanag. Kaya hanggang 25 watts lang yung ginagamit ko at nag-add na lang ako ng heating element. Meron naman akong thermostat to control yung on and off nito kaya hindi masyadong magastos pa rin sa kuryente. Kasi pag hindi kailangan, patay ito. Danda ng pagpilot, baka mapilot yung wire ulit. So, hindi pa kami tapos mag-set up ni John Paul. Dumating na yung sisiu. Kaya, tingnan natin. Check natin. Okay, so ito, 194 na layer type, tapos binigyan tayo ng 20 na free na mill type. Pangkatay din. Siyempre, itong mga sisiu na to, galing pa rin kay Sir Juan Sharon Cabello sa JSJ Cabello's Farm. Ito yung nakaraan, yung binag natin na itlog pa. Ngayon, sisiu na, kaya
Tapusin muna natin yung setup ng brooder and then syempre babakunahan natin ito at bibigyan ng ating cherifer para mabilis lumaki. Joke lang. Ano yan? Additional energy sa kanila. Okay, dyan muna sila. Tatapusin lang natin yung brooder kasi sa ngayon hindi pa rin natin alam kung gumagana pa lahat sa ating automatic brooder. Kasana. Gusto na laging may extra. Kailangan yan para pag punde, balit agad. Alright. Ito naman ating heater. Yung temperature to 33 to 34. For the first 3 days 33 to 34 degrees Celsius. Then check kung umiinit. Okay, umiinit. Umiinit. Diba? Umiinit na. Okay, all good yung system. Sasaraduhan na namin to para umiinit na yung mismong brooder natin. Okay, all set. Sisiyo na tayo. Siyempre, ang ibibigay natin sa kanilang bakuna is dahil they old sila, B1B1 plus IB yan. And then, para pangtanggal stress at mabilis sila mag-recover, magpapatak tayo sa bibig nila din ng cherifer. And then, siyempre, para paglagay din natin sa brooder na, meron na tayo nakaprepare sa kanila na inumin, ito lang ay tubig na may asukal. Tama-tama na yung temperature ng ating brooder para sa ating mga sisiw. Nasa 33 na. So itong mga sisiw natin is 92 heads na D853, ito yung Rhode Island Red. 34 heads na D104, ito yan. Okay, and then 50 heads na D102, ito yan. And then 18 heads na D109. Ito yung ating Tres Marias. So syempre para doon sa idea ng video na to, paano ba nagje-gender ng mga sisiw? So dito sa ang i-discuss lang natin is itong sa ating kung ano yung ibigay sa atin ng mga lines, no. So sa D102 natin or dominant brown, ang lalaki at babae niya napakadaling i-identify kasi magkaiba ng kulay. So ito yung lalaki niya at ito yung babae niya. So no-brainer yan, medyo maputi at saka mukhang brown ang babae. So ito nasa picture kung anong itsura niya ngayong sisiw at ngayong paglaki. So yung D109 naman, ito yung aking Tres Marias nga. Paano malalaman ang lalaki at babae? So paano malalaman yan? Ang babae niya, pure black, ang lalaki is may puti sa ulo. Yan ang lalaki niyan. At itong nasa picture, ang itsura nila paglaki. Ito may puti sa ulo, ito yung bulik paglaki. Yan, yan pinakaiba niyan. So sa D104 naman, ano bang pinakaiba ng D104? Sa sisiw, magkamukha yung lalaki ng D104 at D102, kaya hindi mo pwedeng paghaluin yung D104 na babae lalaki at saka yung D102 na lalaki kasi magkakamukha yan. Pero paano ba malalaman kung babae o lalaki ang D104? Kasi magkamukha nga ito. So sa pakpak na yan, magkakatalo. So pag magkakulay, ang sisiw, sa pakpak ang sexing yan. Yung pag-gender, no? Sa pakpak yan nalalaman. So katulad na, magkatulad ang D104 at D853 na sa pakpak kasi magkamukha ang lalaki at babae niyan. So ito, mas ma-appreciate kasi sana natin if ang pag-gender na magkakulay is pagkapisang pagkapisa as in yung pagkalabas nila sa hatcher, pagkatuyo ng sisiw. Pero dito makikita pa naman natin ng konti yung difference nila. Although marapit na magkatulad. Yung sa babae, dalawang, ito, merong dalawa, may mahaba, may maigse. Yan yung pinakauna. Ito yan sa lalaki.
Mas may kaunting maigsi, pero mas marami yung sa babae. Pero kung kasi ito'y kalalabas lang ng hatcher, mas ma-appreciate nga natin, mas madaling makita. Pag kasi ganitong edad na, mas malaki na ang chance na magkamali ka sa pag-gender. Kaya kung mag-gender ka ng ganito, mas maaga, mas maganda. So sa 853 naman, so itong kanan yung lalaki sa akin ha, at yung itong nasa kaliwa yung babae. So ganun din. Yan, may mahaba, may maigsi. Kasi itong sa lalaki, puro mahaba lang. So nagsisimula na rin magkaroon ng maigsi. Kasi nga, kahapon pa ito na-hatch. Actually, na-hatch ito ay nung nakaraang araw. Pero syempre, pinatuyo pa yon. Kaya, technically, day old pa rin ito. So yun, ganun mag-gender ng mga sisiu na day old. Pero, disclaimer no, itong nage-gender using feather at ng color is kapag F1 ng dominant CZ lang to nagagawa. So sa iba rin, sa Decal Brown at saka sa mga Brownic, syempre yung kulay ang nag-differentiate. Pero para sa D853 at yung magkakukulay, nagagawa lang ito is F1. Pero kung ang gawin nyo is itong F1 at itong F1 na lalaki at na babae is pinaitlog nyo pa, pinapisa nyo, ibig sabihin F2 na siya, hindi mo na ma-gender ito using feather sexing kasi hindi na siya magiging accurate. F1 lang nagagawa yan. Kasi yung mga backyard breeders na hirapan sila mag-gender at nasisira sila dun sa pag-gender nila sa mga CZ nila. Kasi nga, hindi naman ito applicable para sa lahat. Dominant CZ, F1 lang to applicable. So ngayon, babakunahan na natin, bibigyan natin ang cherry purr para sila ay makapahinga na sa kanilang brooder. 5, 13, 23, B1, B1, B1 plus OB, 34. Kaya full na. So 2 hours lang na wala pa silang feeds no, kasi para mag-subside yung stress nila. And syempre, yung ating patuka, Integra 1000 for the first 3 weeks nila sa brooding stage. Kasi sa experience ko, yung laki niya kasi tamang-tama lang at saka yung naging result sa mga sisiu ay tama rin lang. Kaya ito yung aking pinapatuka. Integra, B-Meg! O, baka naman, kunin nyo naman ako endorser. Pogi-pogi. So yun lang, para sa video na to. Sana may natutunan kayo doon sa mga lagi nagtatanong sa akin kung paano mag-gender ng mga sisiu. Yun lang, maraming salamat, subscribe and